Hey, magandang araw sa inyong lahat. Si Abdulaziz Hepe, ang agriculturalist based sa Sulu. Supposed to be, ito mismo ang ikalimang episode natin sa grapes. So since alam nyo naman yung previously yung video ko nawala dahil nasira yung hard drive ko, ito na mismo ang naging ika-apat. So, welcome sa ika-apat na episode. So ngayon mismo actually mag-harvest tayo. Nakita nyo kanina yung pulang-pulang grapes na yun. Yung mismo ay variety ng katawba. At nandito mismo Sir Inky mismo para explain mismo ang experience niya dito before natin i-harvest ngayon. So, naghihintay na sila. Gusto na nilang i-harvest ngayon. So, to Sir Inky. Hi Sir! Oh, magandang hapon. So, andito tayo ngayon sa aming bakuran para harvestin na yung katawba grapes variety namin. So, talk about, bibigyan ko ng updates. It took 115 to 120 days. In fact, nag-reset na ngayon isa eh. Medyo na-overripe na. Kaya lang itong isang bunch, hindi nagsabay yung kanyang pagkahinog. So, may natitira pang tatlong bunga na green pa. Siguro, ito yung alamin natin kung bakit, ano yung mga factors na hindi nagsasabay yung pagkahinog ng ating grapes dito sa Sulu conditions. So, siguro may mga factor ito kung bakit. So, may natitira, hindi nagsabay-sabay yung pagkahinog. Unlike itong isang bunch, parang maganda yung dito. Maganda. Hindi nagsasabay lahat. So, purple na talaga. So, as what I've said, 115 to 120 days yung pagkahinog. Yeah, it is prone last January 1. So, binilang natin from pruning to ripening. So, may natitira pang other bunch. Ito yung green pa talaga siya. So, late na siya nag-bloom. Kaya nahuli sa pagkaya hindi pa siya nahinog. Nahuli siya. So, ngayon, ito yung panahon na siguro harvestin na natin para matikman natin yung gano'n siya katamis. This katawba, yung titingnan natin para bang katulad din siya sa kulay ng ibang varieties ng mga grapes. So, let's try to harvest this one. Okay, so ito na yung bunch. So, maliliit pa siya. However, this is the first fruiting. Siguro sa mga susunod na fruiting, baka lalaki na yung kanyang bunch. Lalaki na, dalami na. Saka kukunti pa lang yung kanyang bunga. So, at least, gawa natin pabungahin. So, hopefully, in the next pruning, medyo dadami na yung kanyang bunch at yung kanyang bunga, lalaki-lalaki kunti. So, pwede mo na sila i-advise, sir, na parang pwede na sila magtanim ng katawba na grapes sa tumayan? So, in Sulu, siguro katawba is the best options since ito yung bumunga based doon sa ating observation. So, in the future, mayroon din tayong mga new varieties. So, ito yung inoobserbahan natin kung talagang magta-try dito sa Sulu. So, if successful yun, siguro pwede na natin dalhin sa mga farms at ipamahagi yung kaalaman. I-recommend din namin. So, for now, yun mo yung updates namin. Hindi namin matikman ngayon kasi fasting kami. Kaya nandito ako, hintayin namin yung break ng fast at titikman namin to ngayon. So, yun lang po ang update natin para sa araw na to. Maliit na ito man. Sana naman huwag nyo kami pagtawanan. So, kumakain din naman kami ng grapes. Kaso nga lang, hindi iba rin mismo yung na-harvest mo dito sa bakuran mo. Yung sa likod ng bahay mo. How much mo kung makagawa ka ng farm. So, thank you. At abangan nyo po ang susunod namin na kabanata sa grapes. Thank you. Thank you, Sir King. Thank you. Bye. Sarap? Sira? Kalimo to? Sige, tikman natin muna. Ano mo? Okay na mama. Sarap. Paito pa. Okay, 6 o'clock na ng hapon. Time for fast. Tinikman na ni Sir yung grapes. Kumusta Sir? Tamis? Mapan lang yung panya. Yung balat niya. Ang kapal. Sakit na mga kapal.
May binhit pa. Ako tayo ang gila. Sita ba? Sita ba? Oh, sita ba? Mmm. Harap. Sita ba? Sita ba? Mmm. Yummy. Yummy. Munay mo na ako na mahulog. Yummy. Subscribe to my channel. Thank you. Bye.